ang trilateral summit, tuloy-tuloy naman ang pagsasanay ng Philippine at US Air Forces sa Pampanga. Live na magbabalita si Marymon Reyes mula sa Basa Air Base sa Florida Blanca, Pampanga. Marymon, pakipaliwanag nga, no? Ano ba yung mga activity na yan? Yes, Cheryl. Taong 1976 nga yung unang pagkakabuo, yung pagdab nitong Cold Thunder. Ito nga yung bilateral military exercise kung saan kasama rito ang armed forces ng Pilipinas pati armed forces ng Estados Unidos. At para ngayong taon, ina-expect na nasa 700 yung mga personnel na makakasama sa exercise at training na ito. 170 mula sa US at 478 naman mula sa AFP o sa Estados Unidos. Dito magkakaroon sila ng drills at exercises na may kinalaman sa air and ground operations, communication, logistics, mission support planning and execution training. At yun nga, na-revive lang ito last year matapos na hinto ito noong 1990. At sa ngayon naman ay inaasahan pa nila na mas magkakaroon ng improvements at magkakaroon ng pagbabago, lalong-lalo na pagdating nga sa pagpapractice ng air drills at exercises. Cheryl. Hanggang kailan, Marymon, magtatagal itong Cold Thunder exercises at masusundan pa ba ito? Yes, Cheryl, sa ngayon, dalawang linggo ang itatagal nitong Cold Thunder 24-1. And yun nga, inaasahan din na magkakaroon ng second iteration ito ngayong June para rin kasunod nito ay paghahanda naman ng AFP sa kanilang participation para nga sa Pitch Black na gaganapin sa Australia. Ito naman isa pang international military exercise na gaganapin ngayong July hanggang August. At kanina rin, madagdag natin na obserbahan nga natin yung tig-apat na aircrafts na nagkaroon nga ng drills ngayon sa ere. Halimbawa yung F-16, ito yung aircraft mula sa Estados Unidos at kasama naman yung counterpart nito na galing sa o para sa AFP, ang FA-50. So pagkatapos ng mga handa na ito ngayong Cold Thunder ngayong linggo na ito, paghahandaan naman nila yung Cold Thunder sa June at sunod naman dito ay ang Pitch Black na gaganapin nga sa Australia sa buwan ng July hanggang August. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal, Marymon Reyes.